Paano ba gumawa ng resume header at anong mga nakalagay dito? Nako, napakasimple lang yan. Una, ilagay ang buong legal name mo sa pinakataas at lakihan mo ng konti ang font para klaro kung kaninong resume ang tinitignan ng hiring manager. Sunod, maglagay ka ng professional email address kung saan pwede kang kontakin. At tandaan, ang professional email address ay may buong pangalan mo, hindi nickname. Pwede kang gumamit ng .edu na email address kung meron ka nito at lagi mong nache-check. Mas favorable daw ito according sa isang study. Next, ilagay mo ang cellphone number mo. Straightforward lang to, pero tandaan, pag may nag-text or tumawag sa'yo, dapat professional kang mag-respond. Pagdating sa address, hindi kailangan buong address or street address ang ilagay mo. Kahit yung city o barangay address mo lang ang ilagay mo. Hihingi naman yan nung ina-applyan mo pag kailangan na nila. Pwede ka din maglagay ng link para sa LinkedIn account mo, portfolio, or website kung meron ka nito. Ni naman to essential, pero okay din kung meron. O, diba? Ang bilis ng gumawa ng resume header. Pero marami pang parte ang resume at magbibigay kami ng tips sa bawat isa. Kaya follow mo na kami for more tips.